Ang masayang experience ko sa pag-a-apply sa SM Mall of Asia. Washing! Way back year 2009, pagkatapos ko mag-resign sa dati kong trabaho as data encoder, mga troks, naghanap-hanap na ako ng bago kong malilipat ang trabaho. At bago ko ma-applyan, syempre, bago ako gumawa ng resume, inaral ko muna sa internet yung mga dapat at hindi ko dapat gawin during interview. Syempre, para mas mukhang disente, mas presentable tayo mga troops sa mga mag-i-interview sa atin. Kailangan formal para presentable. Yung totoo lang mga troops, nakakorbata pa ako niyan. Pagkatapos, laging greetings sa mag-i-interview sa akin. Good morning sir, good morning ma'am. Tapos hindi ako upo hanggang hindi ako pinapaupo. Okay, upo ka. Interviewin ako lahat ng isasagot ko sa mag-i-interview sa akin. Dapat lahat yung totoo at tali sa resume ko. At walang mannerism, eye contact. Huwag lang yung nandidilit yung mata kasi yung eye contact mga troops. Ayan yung magpapakita na sincere ka sa lahat ng sinasabi mo. Eye contact, tapos walang mga, walang mannerism na hawak sa ulo, tingin sa taas, hawak balikat, kamot, ganun. Walang ganun. Walang ganun mga troops, walang mannerism, eye contact. Pagkatapos, kung umpisa ng interview mo, hindi nakapagpakilala sa'yo sa HR. Pagkatapos ng interview, tanungin mo ang pangalan ng HR. Tinatanong ko yan kung anong pangalan ng HR. Ang pangalan nila ma'am, pagkatapos nila magpakilala. Kamayan mo, tapos say thank you. Sobrang hirap mag-apply mga troops. Alam ko, alam nyo yun, lalo wala kang experience. Sobrang hirap mag-apply. Hindi ko nila lahat ha, pero kadalasan mga troops, pag sinabi sa iyo ng HR, pagkatapos kanya interviewin, at sinabi sa iyo ng HR na, tatawagan ka lang. Kadalasan yung mga troops, hindi ka tanggap. Totoo lang mga troops. Kaya pag umuwi ako sa bahay, sasabi sa akin airpad ko, tatawagan ka na lang. May isang company akong in-applyan, sabi ko, ma'am, good morning po. Tanong ko lang po sana kung hiring po kayo. Magpasa po ako ng resume. Sagot sa akin, ba't ngayon ka nag-apply? Last week yung applyan ah. Sabi, kinuha yung resume ko. Tapos, tinupin ganito sa mga with sound effects. Sa araw ng pag-a-apply ko ng mga troops, nakapulot ako ng wallet. Ewan ko kung bakit lagi ako nakapulot ng wallet mga troops. Pero sinusoli ko yan kahit may laman. So ayun, nakapulot ako ng wallet, hinanap ko yung may-ari, sumakay ako ng tricycle, pinunta ako sa subdivision. Pero ewan ko kung bakit laging expectations versus reality. Laging ganun mga troops. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, pag gagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, huwag tayong mag-expect ng may ibabalik sa atin ng ganong kabutihan din. Pag gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, huwag tayong mag-expect ng kapalit. So ito na nga. Pero aminin ko mga troops, mga oras na yun dahil nag-a-apply ako, nag-expect ako ng kapalit mga troops. Pero hindi cash. In-expect ko, ang expect ko ganito, bibigyan ako ng baka mabigyan ako, matulungan ako kasi naghahanap akong trabaho, matulungan ako sa paghahanap akong trabaho. Ganito expectation ko. Bibigyan ko ng wallet, magdodorbel ako. Ting dong. Tapos yan. Sino sila? Sir, good morning sir. Apul pa ako ng wallet. Dito po ba yung bahay ni Miss Antoine? Ganyan. Sige, pasok ka. Basta ba galing iho? Ganyan, ganyan. Mukhang pawis na pawis ka. Nag-a-apply po ako sir. Sige, ganito. Ako na bahala sa'yo. Pero hindi ganito. Laging expectation versus reality mga troops. So ganito yung realidad na nangyari. Doorbell ako. Ting-dong! Tapos, lubos yung matandang lalaki. Pagkalabas niya, sabi niya, sino yan? Sabi ko, sir, good morning po sir. Dito po ba yung bahay ni Miss Sabi niya, bakit? Anong problema? Sir, napulot ko po yung wallet niya. Ito po. Kinuha sa akin yung wallet. Pagkatapos, sabi niya, sige, maraming salamat. Umalis ka na. Okay lang mga troops. Okay lang sana kahit hindi expectation na mabigyan niya akong trabaho. Mga panahon na yun, pero nasaktan ng mga troops. Pero wala, tapos na yun. Kahit man lang yung tubig kasi ligo pawis. Pero okay lang. Ganun pa rin tayo mga troops. Pag gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, huwag tayong mag-expect na magpabalik. Siguro yung mga panahon na yun, masyado ako nag-ilusyon. Tapos nabalitaan ko, hiring ulit sa Mall of Asia. Matigas ang ulo ko, i-apply uli ako. Siyempre, alam naman tumambay ako. Sa applying doon, meron doon building A, B, C, D, etc. So on, siyempre, pila kami. Tapos, panibagong alphabetical mga troops. Panibagong alphabetical, may pipindutin ka doon, tapos bibigyan ka ng boot number, alphabetical ulit, A, B, C, D, ganyan. Tapos pila ako, in-interview ako ng isang matandang HR. Pagkatapos ako in-interview mga troops, syempre, as usual mga troops, sabi niya sa akin, tatawagan ka lang namin. Syempre, expect ko yung mga troops, pag sinabi ka ng ganyan, tatawagan ka na lang, hindi ka tanggap. At syempre, dahil hiring nga doon mga troops, meron doon iba't ibang company na pwede mong applyan doon yung
Ace Hardware, Baby Company, Toy Kingdom, SM Appliance, etc. mga tropes. Hiring nga, napakarami pwede mong applyan sa araw na yun. Syempre ako, hiring, pila uli ako, kuha ko panibagong boot. Tapos, antay uli ako na matatawag yung number ko. Tapos natawag yung number ko, punta na ako sa boot room. Pagkapunta ko doon mga tropes, yung unang nag-interview sa akin, hindi ko ina-expect siya uli mag-interview sa akin, tapos nagalit siya sa akin. Sabi niya sa akin, ikaw na naman, anong sabi ko sa'yo? Ma'am, sabi niyo sa akin, ma'am, tatawagan niyo na lang ako. Oh, bakit nandito ka pa? Ma'am, hindi ko po alam, ma'am, na yung number na pindot ko sa boot, ma'am. Doon niya uli ako dadalhin sa inyo, ma'am. Sumasagot ka pa, ma'am, kasi ma'am, nagtanong kayo, ma'am, eh. Hindi nga eh, ano sabi ko sa'yo? Tatawagan niyo na lang po. Ayun nga, ma'am, kadalasan po kasi, ma'am. Pag sinabing tatawagan na lang, ma'am. Di ba, ma'am, kapag sinabing tatawagan lang, ma'am, hindi man talaga tanggap, ma'am, hindi lang magdiretso. Oh, sumasagot ka pang ganyan-ganyan, tapos yun, naghahit talaga siya. Tapos pinaliwanan ko dun sa mga SM staff na, ma'am, yung boot kasi yung number ko, ma'am, na hindi ko ma kasi alam, ma'am, na dun uli ako dadalhin ng boot number na yun, ma'am. Na siya uli mag-interview sa akin, naghahit siya sa akin. Tapos sabi sa akin ng isang SM staff, sige, ganito, kung gusto mo talagang mag-apply uli, balik ka kinabukasan, apply ko uli. Baka mayroong mas available na hiring na pwedeng pwedeng ma-applyan. So balik ulit ako kinabukasan mga trops. Kinabukasan, hiyang-hiya ako mga trops kasi pagkabalik ko doon, tatawanan sila, nagingitian sila, tapos may nagbubulungan at may narinig ako. Bumalik talaga siya, oh. Naisip ko parang ano ba 'to? Ba't ako bumalik? Uto-uto ba ako? Tapos ayun, ang haba-haba ng pila mga trops. Ang haba-haba ng pila. Tinawag yung pangalan ko. Elvin Aranas. Hindi na ako pumila mga trumps. Tapos pumunta na ako doon. Tapos narinig yung bulungan ng mga aplikante. Ganto pala dito, palakasan pala. Pero ewan kung bakit tinabi yung pangalan. Tapos interview na ako sa isang booth. Pumunta ako doon. Hindi na ako buwan ng booth. I-interview na ako. Siyempre pag mag-a-apply ka mga trumps, tatanungin ka ng HR. Minsan may mga ganito mga tanong mga trumps. Ano may i-contribute mo sa company namin? After 10 years, anong nakikita mo sa sarili mo after 10 years? Hindi na ako tinamamagan mga trops. Pag nasa interview ang mga trops, meron parang mga flyers, yung papel. Pag binigyan ka ng papel na yun, na pag inabutan ka nun, requirements ng mga kukumpletuhin mo. Requirements, MBI, ganun. PhilHealth, pag-ibig, ganyan, SSS, mga requirements na kukumpletuhin mo. Tapos, isang sleep, medical. Pag inabutan ka nun, sure bull yun mga trops, pag inabutan ka nun, pasok ka na sa trabaho. Itong habang ina-interview akong ganyan-ganyan, tungkol sa ito ba yung contact number mo, ganyan, pangalan tatay mo, mga ganyan. Basta lahat na may kinalaman sa resume ko. Lahat yun, sinasagot yung accurate mga trops. Pagkatapos nun, ulit ako, hinawakan niyo yung dalawang papel. Ay nga yung sa papel na kukumpletuhin ko yung requirements ko, yung about sa requirements, tapos yung medical. Nabot sa akin. Tuwang-tuwa ako mga trops. Pagkalabas ko dun sa sa may room na yun, nakita ko mahaba yung pila. Sumigaw ako, sabi ko, mag-re-requirements na ako! Tapos nasa lubong ng suplada ang unang nag-interview sa akin. Sabi ko, ma'am, maraming salamat po ma'am. Thank you po ma'am, requirements ko na po. Pero suplada pa rin siya eh, malamis minchin. Pero syempre, huwi ako sa bahay. Pag huwi ako sa bahay, syempre, ganito yung sasabihin sa akin. Wait, tatawagan ka na lang? Ganun. Sabi sa akin, tatawagan ka na lang. Ganun yun. Syempre ako, umakting muna ako mga trops. Umakting muna ako na rin. Malungkot uli ako. Ganun ulit, malungkot ulit ako, malungkot na mata, bagsak yung balikat, ganyan. Sabi sa akin ni Herpat, tawagan ka na lang? Wala. Tumalikod mo na ako, tawagan ako tayo. Sabay humarap ako. Magre-requirements ako! Yung masayang experience ko sa pag-a-apply ng trabaho mga trops, nakilala ko yung sarili ko na matigas yung ulo ko mga trops. Yung pagiging matigas ang ulo nyo, ilagay nyo sa lugar at ilagay nyo sa tama na hindi kayo nakaka-perwisyo ng tao. Ako, matigas yung ulo ko, pagpapakilala ko sa sarili ko yon na hindi ako sumusuko kagad mga trops. Yung pag-a-apply ko na yun after 5 months, end of contract. Pero yung experience ko na yung mga trops, nagamit ko sa mga sumunod kong trabaho mga trops. Nakapagtrabaho ko sa bench warehouse, tapos nakapagtrabaho ko sa Save More Supermarket. Ano rin yun, SM din yun, nahawak din ng SM yung mga trops. Hindi ako good record sa dati kong trabaho sa SM.
hindi ako makakapasok sa Save More Supermarket. Ganun yung pag may bad record ka sa SM, mga tops, hindi ka na makakabalik. Syempre, good record tayo. Hindi tayo kagaya ng iba na may mga kalokohan. Ayun lang, mga tops, gusto ko sabihin sa inyo, piece of advice, mga tops, sa lahat ng tatahakin natin, huwag tayo susuko. Maging matigas yung ulo natin, paulit-ulit lang. Talagang machachambahan pa rin natin. Hindi yung machachambahan, syempre. Aralin din natin, mga tropes. Yun lang. Bandi lang tayo. Hasta la vista, amigo, amiga. Brrr. Good night.